Good morning sa lahat, sa mga tropang dikit natin dyan. Mag-aalas 3 pa lang, hindi na ako nakatulog. Kasi meron akong pinakinggan kanina na isang love story na sobrang ganda. Kaya naisipan ko na lang mag-video kasi hindi na ako nakatulog. Gusto nyo ikwento ko rin sa inyo para hindi din kayo makatulog. Pag pinakinggan nyo to, hindi kayo makakatulog kasi sobrang ganda. Kaso nga lang, hindi ko pwedeng lakasan yung boses ko kasi nga alas 3 pa lang. Kwento kasi siya sa isang dalawang magsyota. Yung lalaki is mayaman, yung babae is nasa middle class. Sobrang mahal talaga ng lalaki yung babae, kaya sabi niya, handa niyang gawin lahat na paraan para magpakasal lang yung babae sa kanya. Eh, kasi yung babae kasi is, gusto niya lang is, bago daw sila magpakasal, gusto niya ng singsing. Singsing na kakaiba. Kakaiba daw na singsing na walang katulad. Eh, sa pagmamahal ng babae is, ng lalaki is, naganap siya ng singsing. Iniikot niya yung pumunta siya sa ibang bansa para maghanap lang nakakaibang singsing. Ay kaso nga lang is, nung pinakita niya na yun sa babae na singsing na yan is, wala siyang nagustuhan. Kaya disappointed daw yung babae. Kaya hindi siya napakata sa lalaki. Eh isang araw is, pumunta sila sa probinsya. Sa probinsya ng lalaki. Pinakilala ng lalaki yung babae sa mga pamilya niya, sa lola niya, saka sa pamilya nito. Eh isang beses is, pinakilala niya sa lola niya ng lalaki yung babae. Inakita ng babae yung singsing ng lola ng lalaki. Inagustuhan niya. Eh sabi ng pagbalik nila sa Manila is, sabi ng babae sa lalaki is, Han, mas gusto ko yung singsing ng lola mo. Gusto ko yun gamitin sa kasal natin. Kasi sa tingin ko, yun yung bagay. Kung kakasalin tayo, kakasal tayo. Kaya sa sobrang pamamahal ng lalaki sa babae is, nung sinabi ng babae yun, bumalik agad yung lalaki sa probinsya. Bumalik siya. Tapos pumunta doon sa lola niya. Hiningi yung singsing. Kaso nga lang is, nabigo siya kasi nga sabi ng lola niya is, hindi daw niya pwedeng ibigay yung singsing na yun kasi nga yung singsing na rin na yun is bigay ng lolo niya. Eh sabi ng lolo niya is, dapat huwag mong kunin yung singsing na yan hanggang sa hukay mo kasi yung lolo niya kasi is patay na. Kaya bumalik yung lalaki na walang dala, kaya hindi rin nagpakasal yung lalaki yung babae sa kanya. Nakalipas ng ilang linggo is nabalitaan nila na namatay yung lola ng lalaki. Kaya nalungkot sila, pero yung lalaki is may konting saya kasi sabi niya baka naisip niya na baka pwede nang kunin yung singsing na lola niya kasi nga patay na. Kaya nung bumalik siya dun sa probinsya, pinaalam niya sa pamilya niya. Kaso nga lang, hindi pumayag yung pamilya niya. Kasi nga, sabi din yung kabilin-bilinan ng lola niya na huwag daw kukunin yung singsing hanggang sa hukay niya. Nadali niya daw sa hukay yun. Kahit wala rin, bumalik yung lalaki. Sobrang nagdibing na, bumalik siya sa syudad kasi nga, hindi pumayag. So sobrang pamamahal talaga ng lalaki. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig. Kasi nga, sa sobrang pamamahal ng lalaki is, pumunta siya sa sementeryo. Pumunta siya doon. Tapos, pinunta niya yung libingan ng lola niya. Pagpunta niya doon, hinukay niya. Ganun niya kamahal yung lalaki, babae. Hinukay niya yung libingan. Tapos, yun nga, nagmamadali siya, natatakot din siya. Eh, pag-hukay niya, is, nakuha niya yung singsing. Kaso nga lang, sa sobrang pagmamadali,
paghila niya nito, naputol yung daliri ng lola. Naputol, kundi nakuha niya yung sing-sing. Pero success naman kasi nga nakaalis agad siya. So pagkuha ng sing-sing na yun, ipas ng ilang weeks, nagpakasal sila ng babae kasi yun. Yun nga lang habon ng babae na gustong-gusto niya yung sing-sing na yun. Kasi nga, di ba mayaman nga sila, kakaiba daw kasi yung sing-sing na yun. Kaya nakakatak agad yung babae, kaya napakasal sila. So, noon success na, napakasal na yung babae sa kanya. Ipas ng ilang linggo, pumunta sila sa simbahan. Tapos, may nagtaka yung ano kasi, di ba meron sa simbahan, may nangihingi na matanda, nakatapon yung mukha niya, nangihingi ng barya. Eh, sipriganan sila sa simbahan. Eh, sabi ng lalaki is, huwag mo nang bigyan kasi nga nagmamadali sila. Kasi humingi yung babae. Eh, kaso, sabi ng babae, kawawa naman yung ali. Kasi bigyan mo na. Bigyan mo na kahit magkano lang. Eh, nagbigay yung lalaki. Kaso nga lang, nung nagbibigay na yung lalaki, nagtataka siya kasi nga, sabi na, bigyan po, kahit magkano lang, nagtataka yung lalaki. Kasi nung nabigay siya sa matanda, yung putol yung daliri niya. Nagtatanong siya, sabi niya, ali, bakit po putol yung daliri niyo? Ano po yung nangyari niyan? Sino po, bakit ano po nangyari niyan? Sino po nagputol niyan? Bakit naputol? Ikaw!